Nung time na nabenta ko yung Bandit 650 ko, naghanap tayo ng kapalit. Pinakagusto ko talaga na yung first choice ko ay yung Suzuki GSX-S 1000. Yung bagong model, ayan, nasa screen. Kaso nung tinignan ko yung price, nasa 700,000 plus. Which is malabo sa budget ko kasi ang budget ko lang noon is nasa 500 lang talaga. Sobra na yon, stretch na para sa motor, ha guys. So nag-isip ako, Z900 ang nakita kong second choice. Then naghanap tayo ng Z900, nakakita tayo standard edition lang. Yung standard ay 515,000, natawaran natin ng 510. So sabi ko kulang pa rin ng 10k. Pero nagawa ko ng paraan yun, nakukuha naman natin yung Z900 ko na standard edition. Ayan, ipa-flash ko sa inyo sa screen. Tapos ang ano ko lang naman sa Z900 na standard na nabili ko, 3K Odo na, tapos may konting dent yun sa tangke. Eh medyo OC tayo, ayoko nung may dent talaga sa tangke, yan ang pinakayoko. Kasi naalala ko nung nagcrash ako dati sa ER6N. Pero hindi ko kasalanan yun. Nagbeating the red light yung tricycle, so pagpreno natin, walang ABS yung ER6N. Kaya nagslide tayo noon sa kalsada. Nagkaroon ng dent yung tangke ko dito sa may part dito sa baba, which is yung Z900 may konting-konti nabagsakan daw ng laruan eh, which naniniwala naman ako kasi wala naman drop yung bike. Super late lang niya pero ayoko makita. Kaya ginawa ko, binenta ko yun. Then habang hinahanap ko yun, nakita ko to, as in 100 lang Odo. Sabi ko wala, konti lang difference, nasa 5 ano yata to, 570. Oh, ginawa ko, binenta ko ngayon yung iba kong motor. Tapos kinuha natin to. Pagkabenta ko ng Z900 ko na standard, binenta ko yung isa ko pang motor para makuha lang natin tong special edition. Nung time na kinuha ko to, medyo tumaas na yung Odo, 190. Para ka lang pumunta sa kasa noon, tapos umuwi ka, tapos bumalik ulit sa kasa, tapos umuwi ka uli. Tinanong ko si Sir kasi may businessman siya. May picture nga siya sa wall ng bahay nila. Ang lalaki ng bahay. MT-10 yung gamit niya sa racetrack. So nagtatrack si Sir, ang galing. Medyo tipto daw siya dito, ayaw naman daw niya i-lowering kit. So gagawin niya, binenta na lang niya. So nakuha naman natin siya ng 570,000. So 200 odo. So after 1 month, nag-sale naman si Kawasaki. From 619, naging bawas 30,000. So parang 590 nga, makakabili ka na ng special edition. Eh di wow. Pero sa akin okay lang kasi halos talagang bago ko lang din naman nakuha to. So inuwi lang sa bahay. Tsaka nag-enjoy din naman ako. So yun guys. So yan ang ating journey sa pagbili natin ng motor na hindi natin dream. Pero nagpapasalamat tayo sa taas kasi nabigay niya sa atin to. Opportunity rin to, syempre. Hindi naman lahat nakakabili. Karamihan sa Pilipino, pangarap pa rin yung ganitong motor. Sabi nga nila, pwedeng yung pinapangarap mo ay ayan na, hawak mo na. Yung pinapangarap mo ay mismong nangyayari na sa'yo. Kaya everyday magpasalamat ka pa rin. Diba? Ganun naman ang tao eh. May dream ka, tapos yung dream mong current ngayon ay dream ng iba. Kaya everyday grateful ka lagi, dapat yon. So yon, for content natin kasi yon, na para malaman nyo. At sana mabiyayaan tayo sa susunod ng totoong dream bike natin. Pero kasi ako napapanood ng mga vlogger na nakuha ko na yung dream bike ko, pero after 1 month, binenta ko na ang dream bike ko, di ba? Parang, syempre for the sake of content, ginagawa nila yon. Buying dream bike, susunod, binenta ko na. For content lang talaga. Which is, dream bike talaga nila, kaso madali i-let go kasi madali lang din naman makakuha para sa kanila. Which is, kung may pera ka talaga, kahit dream bike mo R6, benta mo ngayon, bukas, bili ka uli. Hindi naman tayo katulad nila. So, konting hassle pa tayo.
Need pa natin ng konting hassle, no, para makuha natin yung dream bike. So yun. Wala akong sticker. Search mo kulit Hopia. Kulit. Oh, kulit Hopia. Oh, may mga upload ako na ganito. Papagawa na rin ako sticker para shoutout nga pala doon sa mga bata na bumati sa atin. Wala pa tayo sticker kasi baguhan lang ulit tayo sa pagbablog. Madalas kasi ang vlog ko ay puro paputok. So yung motovlogging sinimulan ko lang uli. Sayang kasi yung mga equipment natin. Actually kompleto ako sa bahay. May video glider ako, may DSLR, mirrorless, may super zoom camera, tapos itong action camera meron tayo. Sayang, may cellphone ka pa. Sa mga nagsisimula mang motovlog, kahit hindi mo kailangan ng mamahaling gears, kahit yung mga lumang GoPro na Hero 3, gagamit mo yan. Importante yung audio mo. Kailangan malinaw yung audio. Oo, pero mura lang yun eh. Itong mic ko nga, nabili ko 300 pesos lang. Pag naman na monetize ka, mababawi mo yan. Shoutout pala doon sa mga batang yan, no? Nakatuwala kasi tatanong, may camera kami. Vlogger ka ba, kuya? Which is nagbablog talaga ako since 2006. Meaning kasi ng vlogger, video ka, i-upload mo sa page mo. So, lapit na tayo, guys. Nandito na tayo sa Salitran. Sunod dito, yung ano na, yung paliko papuntang Open Canal, Danghari Road. Yung Suzuki kasi, ano, napakasmooth nung gearing niya talaga. Yung cambio mo, bawat cambio, talagang pumipitik ka lang na parang, parang wala kang pinipitik. Ramdam mo na sobrang super smooth siya. Ito kawasaki kasi, lalo na yung mga twin cylinder, parang Ducati, umipitik na ano, sa first gear to second gear, malagutok. Doon sa Suzuki, super smooth, grabe. Parang CB1000R ng Honda. Yan, yan. Sabi ko kasi nung binili ko itong Z900, last bike ko na to, for keeps. Pero lalo na nung napanood ko kasi yung ano, yung mga review nila, yung mga sikat ng vlogger ngayon, kahit sa Amerika, iba yung review nila sa GSX-S1000. Talagang napaka smooth daw at ang ganda ng handling. Sana magkaroon din tayo nyan. Kulang kasi yung budget natin, no? Parang difference yung dalawa ay nasa 120,000 pesos pa. Mahigit, oo. Pero yun nga, mag-iipon muna tayo para mabili natin yung dream bike natin. Maganda nga yung gano'n, no? Meron ka laging dream. Siyempre, pag nakakuha na naman natin yung GSX-1000, may dream bike ka uling iba. Pero sana, yun yung maging successful bike natin sa pagbablog. Pero dito sa C900, wala akong complain dito. Abot ko yung sahig, hindi ako nakatipto ng sobrang bigat. Magaang siya yung handling, ikot-ikot mong ganyan. Magaang. Tapos sa gas, tipid din. Hindi ko alam pag nag-liter bike ako. Hindi ko pa sina-experience mag-liter. Ito naman ay 949cc na, no? Konti na lang, 1000cc na. Sana maka-experience tayo niyan. GSX-S1000 na ba? Yung pinaka-latest model. Tapogin-pogin talaga ako sa kanya. Oo. Pero kung mapapansin mo, yung chassis niya, yung makina, parehas lang ng old model. Talaga yung appearance lang binago. Nilagyan ng auto-blip, nilagyan ng quick shifter. Tapos yung panel niya, yun iba. So yun, no? Paliko na tayo dyan sa Danghari. Dito lang tayo na traffic sa buong pag-ride natin. Grabe, alas 2 na agad. Gutom na ako, guys. Hindi pa ako nag-breakfast, alas 2 na. Pero okay lang, meron pa tayong fat energy. Wala lang tayong food energy. Itong kalsadan to kasi, mas maganda sana yan, no? Yung papaganon. Meron bagsak dun sa ano, Aguinaldo Highway. Para yung mga dadaan dito, hindi na magpapas dun sa ilalim. So, di bale, malapit na naman tayo, no?
Wala na tadaang hari. Papunta ang Villar City. Umulan nga dito, basa yung kalsada. Malilinis lang yung bike natin eh. Wala nga akong tapalood sa likod. Magandang tambayan din ng mga riders to eh. Sa gabi nakikita ko may mga kotse din, McDonald's na Bermosa Chobi. Aware din dapat kayo dyan sa mga lines na ganyan, kasi pag sa LTO nga ang pinag-aaralan mo rin naman yan. So, huwag ka tatambay doon sa gitna sa pinaka right lane, kasi may mga kumakanan. Malapit na tayo sa EA. Sana andyan si Papa Jerson. Milan, no? Basa yung kalsada. Sayang linis natin sa motor dahil putik. Sure, bukas maglilinis na naman tayo, or sa Monday na siguro. Dito lagi nagba-bottleneck, no? Kasi yung kalsada, ang luwag-luwag dun sa Bermosa. Pagdating dito, bottleneck doon, dalawang linya lang. May mga bahay dito, hindi pa siguro nabibili ng government. Ayaw akong sumingit dyan, mapuputikan yung motor namin. Hindi mo na ako nagmamadali. Ang pangit pa yung motor ko, no? Yung pinababayaan kong motor ko dati. Wala akong pakialam, no? Kahit saan ko isingit. Kaso nga, pag ano, napapabayaan mo, kinakalawang yung mga metal parts, lalo na kung hindi mo nalilinis agad, hindi mo nilalangisan, nilalubricate yung mga dapat ilubricate. Pero kung ganyan, dumaan ka sa ganyan, tapos pag uwi mo sa bahay, nilinis mo, lubricate mo agad yung mga dapat ilubricate para hindi siya mabubulok. Actually, yung mga naging big bike ko dati, isang PMS lang lagi ginagawa ko sa kasa, then the rest ako na. Otherwise, merong check engine. Pero never nangyari naman sa motor ko yun na may check engine or nagka-problema. Ang maintenance lang ng mga motor ko dati, palit brake pad, change oil, change filter. Since ito, first PMS, dali natin dyan para may record si Kasa. Para may record ng Kawasaki, ng mismo motor ko. So, yun na yun. Nauna na yung pinsan ko, no? Nainip na. Kasi, nagugutom na ako, eh. Opo, haba pila. So 10 years ago, ito lang yung shop nila, no? Yung itim na yan. Dati nagsisiksikan pa yung mga big bike dito. Lalabas, papasok mo doon, lalabas mo. Pero ngayon, ito nga pandemic days, nag-expand sila, yan, ang laki na. Dito lang to sa along Daang Hari, papuntang Molino. Ito yung jetty, landmark niya. Pero nasa Google Maps na naman yan eh, EA Ninja Shop. So 10 years ago, maliit lang talaga to. So ayan. Binibidyohan ko lang kasi nung una akong pumunta dito sa sa EA Ninja Shop 2013. G250 pa yung gamit kong motor, no? So after 10 years, eto na sila. Expanded, laki. Ang dami na nagpapa-service. Ayan. Siyempre si Papa Jerson pa rin yung nandito, the master mechanic. Ayan na yung motor natin. Dating Z250, after 10 years, Z900 SE na siya. Yon.
ito yung mapapanalo ng motor. Ito yung ticket natin. Number 695. Ayan. Ang swerte. Ay, yun na pala yun.